Sa pagdating nila sa pangalawang lagusan, bumungad kay Pekto ang napakaraming talon papaikot sa isang animoy maliit na isla sa gitna. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, doon niya nakita ang isang kwintas na nakalagay sa animoy malabulang bagay na lumulutang sa ere. Sa bawat pag-ikot sa kinalalagyan nito, nagbibigay yon ng hindi pangkaraniwang presensya sa katawan ni Pekto. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa nilalang nang masipat niya itong sinisindihan ang lahat ng mga sulo na nakalagay sa bawat sulok ng silid. Sa pagliwanag naman noon ng buong paligid, tumambad sa mga mata ni Pekto ang hindi masukat na kayamanan na halos nakakalat lang sa lugar. May iilang mutsa din siyang nasisipat sa paligid, kagaya ng mutsa ng kidlat at mutsa ng yungib. Bagaman malalakas ang mutsang nasisilayan ni Pekto, ni katiting na interes ay wala siyang nararamdaman dito. Patuloy pa rin nakatatak sa isip niya noon na ang pitong mata ng Diyos ang pinakamalakas sa lahat ng mga agimat na maaari niyang makuha. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mutsa at agimat ay merong napakalalim na pagkakahalintulad at pagkakaiba. Kasalungat ng mutsa, ang agimat ay nabubuo mula sa pagpapanday ng isang antingero dito upang magkaroon nyo ng abilidad at lakas na nais ng nagtatangan. Kumbaga, nabubuhay ang mga agimat dahil sa sakripisyo at karunungan na ibinubuhos ng nakakaalam. Samantalang ang mga mutsa naman, orihinal na nabubuhay sa kalikasan dahil sa bendisyon ng mga bathala na nangangalaga sa lugar. Magkaiba ang mutsa at agimat, subalit sa kabuuan, parehas lang sila ng kalakasan at kakayahan. Mababa din ang kahinaan ng mga agimat, hindi kagaya ng mga pangontra laban sa basag mutsa. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nasipat ni Pekto ang kabuuan ng lugar. Sa pag-ikot ng kanyang paningin sa buong paligid, doon niya nasipat ang mga nagkikinangang espada at sibat na niminsan sa buong buhay niya ay hindi niya inaasahang totoo. May mga nagkalat din doong mga libreta, indikasyon na ang nawawalang kayamanang yon ay nilikom ng mga antingero sa paglipas ng panahon. Sa pagbalik ng nilalang sa kanyang kinatatayuan, nananatili itong tahimik habang sa kanya'y nakatitig. Maya-maya pa, bigla nitong ibinuka ang kanyang mga palad at kasabay nito ang pagsiuslian ng kanyang mga pakpak na napupuno ng mga mata sa bawat balahibo. Tao, bibigyan kita ng tsansang ialok ang mutsang ito kapalit ng agimat na nais mo. Mas makapangyarihan ito ng di hamak sa pitong mata ng Diyos dahil iilan lamang sa mga demonyo ang nakakaalam ng kahinaan ito. Itong dignum na punyal, may kakayahan itong pumunit ng demensyon at ika'y paglakbayin kahit sa ang lugar mo na isin. Nagtatangan din ito ng napakalakas na kabal na kahit sino ay kayang tupukin. Kapag hawak mo na ang armas na ito, masasabi kong kaya mong pagharian ang mundo. Ngayon pumili ka, agimat ng Diyos o dignum na punyal. Matapos itong marinig ni Pekto, agad naman niyang tinitigan ang dignum upang makita ang kabuuan nitong wangis. Bagaman nananatiling pitong mata ng Diyos ang kanyang hinahangad, para bang may kung anong kakaibang bagay siyang nararamdaman sa agimat na iyon. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan na ngang nahuhumaling si Pekto sa punyal nang sa hindi malamang dahilan. Yung tipong iba ang gusto ng isip niya, subalit ang katawan niya, labis-labis na hinahangad ang alok ng demonyo. Maya-maya pa, bahagya muna siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan nang maalala niya ang sinabi ni Padre Dama ukol sa kasamaang nababalot sa katawan ng tao. Pekto, huwag mong payagang kontrolin ka ng iyong katawan.
Sila ay sisidlan lamang at walang kakayahan na pangibabawan ang iyong kaluluwa. Kung sa tingin mong mali ang nais ng iyong katawan, suwayin mo ito at kung hindi pa rin sumunod, putulin mo ito ng sundang. Wika ni Padre Damas sa kanyang memorya. Matapos marinig ni Pekto ang sinabi ng kanyang maestro, doon na siya tuluyang nahimasmasan mula sa pang-aakit ng nilalang. Sa muling pag-alok nito sa kanya, paulit-ulit niya itong tinanggihan hanggang sa dumating ang puntong hindi na nito tinuloy ang kanyang nais mangyari. Nang tumahimik na ang buong paligid, kusa namang naglaho ang mga kayamanan at iilang mutsa sa silid. Nawala din ang hawak-hawak na dignum ng nilalang na parabang isa lamang yung panlilin lang ng kanyang kakayahan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nasipat ni Pekto ang paglaho ng nilalang habang nagsasabi ng, "Sa wakas makakalaya na rin ako. Inaasahan ko nang darating ang oras na ito. Napakabusilak ng kalooban mo, Pekto. Marapat nga lang na ikaw ang mangalaga sa mutsa ng aking guro. Humayo ka, kunin mo ang pitong mata ng Diyos." Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang tuluyang paglaho ng buo nitong katawan hanggang sa dumating ang puntong si Pekto na lamang ang natira sa silid. Dahil sa mga pangyayaring yon, napagpasyahan niyang marahang lapitan ng mutsa upang tiyakin na wala doong nakalibing na kahit na anong uri ng mga patibong. Pinakikiramdaman niya din o ng buong paligid nang sa gayoy magawa niyang mapansin ang mga nilalang na nagmamasid ng hindi niya natutunugan. Sa pagdating ni Pekto sa animoy malais lang kinaroroonan ng agimat, ninais niyang mag-alay doon ng dasal bilang pasasalamat sa agimat na kanyang makukuha. Matapos niya itong gawin, dali-dali naman niyang inilubog sa malabulang bagay ang kanyang mga kamay para makuha ang agimat ng pitong mata ng Diyos. Sa paglapat ng kakaibang bagay na yon sa kanyang mga balat, ramdam na ramdam ni Pekto ang mabilisan itong pagkalapnos na parabang dumaraan ito sa isang likidong apoy. Kahit labis-labis na noon ang kanyang nadaramang sakit, pinilit niya pa rin kunin ang agimat sa kadahilan ng napakatagal na niya itong hinahangad. Maya-maya pa, bigla namang napasigaw si Pekto ng napakalakas nang bigla na lamang siyang makaramdam ng pagbiyak ng kung anong bagay sa loob ng kanyang katawan. Kung hindi siya nagkakamali, ang nararamdaman niya noong kakaiba ay ang mutsa ng kalaykay na dahan-dahang nawawala dahil sa tindi ng init na pinaghihimlayan ng agimat ng pitong mata ng Diyos. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagtagumpay si Pektong makuha ang pitong mata ng Diyos. Sa paglapat nito sa kanyang kamay sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang biglaang pagkalinis ng kanyang kaluluwa at konsensya. Hindi niya alam pero parang ang pakiramdam niya noon, pangalawang buhay niya na ang pagkakataong yon. Sa paglaho ng malabulang bagay na nakabalot sa agimat, tuluyan na ngang natuyo ang lahat ng talon na patuloy na umaagos sa buong paligid. Paisa-isa na ding nagsipatayan ang lahat ng sulo, indikasyong malapit ng mawasak ang lugar. Nang masiguro na ni Pekto na hawak-hawak na niya ang agimat, mabilisan naman niyang tinahak ang daan pabalik sa simbahan. Wala na siya noong pakialam kung kalansay man ang kanyang matapakan dahil sa isip-isip niya, maaari siyang makulong sa lugar kung maaabutan siya ng dilim na humahabol sa kanya. Maya-maya pa, awa naman ng Diyos, tuluyan na ngang nakabalik si Pekto sa simbahan. Bago niya naialis sa lagusan ang kanyang buong katawan, nakarinig siya ng isang napakalakas na tinig, tanda na merong demonyong nakawala sa pagkuha niya ng agimat ng pitong mata ng Diyos. Pekto, mabuti naman at nakalabas ka. Saan ka ba pumunta at bigla kang nawala? Nagtatakang tanong ni Padre Dama. Hindi ko nga din po alam, Padre.
Pero alam niyo ba, nakarating ako sa isang lugar na pakiramdam ko'y lehitimong pinaglalagyan ng agimat. Heto po siya, Padre. Pakitingnan po kung replika o hindi. Sagot naman dito ni Pekto habang ibinubuklat ang kanyang kamao na kinaroroonan ng agimat. Bago pa man yung tuluyang masipat ni Padre Dama, bigla naman sila noong naantala dahil sa pagpalibot ng pangkat ng binata sa buong simbahan. Bagaman hindi yun nakakapasok, labis naman itong ikinagalit ni Pekto. Matapos niyang masilayan ang mga bagay na yon, buong tapang naman niyang kinumpronta ang mga ito ng walang pagdadalawang isip. Sa paglabas niya sa simbahan, nasisipat naman niya noon ang pagsiatrasan ng mga nilalang nang sa hindi malamang dahilan. Talaga bang hindi niyo kami lulubayan? Mga demonyo! Sumusobra na kayo ah! Galit na wika ni Pekto habang isinasabit sa kanyang leeg ang agimat. Matapos niya itong gawin, dali-dali naman niyang hinugot ang kanyang dalawang punyal at kasabay nito ang muli niyang pagtitig sa pangkat ng binata. Kalma ka lang, Pekto! Ba't pa galit na galit ka? Wala pa naman kaming ginagawang masama eh. Gagawin pa lang. Sagot naman sa kanya ng binata. Hindi pa man tapos ang sinasabi nito, bigla yung napaatras at napaluhod sa lupa dahil sa nakakatakot na pagsigaw ni Pekto. Maging ang mga aswang noon sa paligid ay hindi na iwasang mapalayo, na para bang merong katakot-takot na presensya ang kumalat sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat naman ni Pekto ang binata na hirap sa kanyang pagtayo nang sa hindi malamang dahilan. Panay din ang pagtulo ng laway nito na animoy matutuyuan ng lalamunan. Habang pinagmamasdan ni Pekto, marahan naman niya itong nilapitan ng walang imik. Maya-maya pa, bigla namang natigilan si Pekto sa kanyang paglalakad nang marinig niya ang binata na sumigaw ng "Huwag kang lumapit! Lumayo ka! Huwag mo akong lapitan, pakiusap! Mamamatay ako kaya lumayo ka!" Paulit-ulit itong binabanggit ng nilalang hanggang sa dumating ang puntong sumuka na yon ng dugo sa kanyang kinaluluhuran. Matapos itong marinig ni Pekto, patuloy pa rin niyang nilapitan ng binata habang nananatiling walang imik. Sa pagdating niya sa harapan nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang binatang nangingisay habang patuloy na bumubula ang bibig. Segundo lang noon ang dumaan ng tuluyan na itong mawala ng buhay. Dahil sa pangyayaring yon, labis-labis naman ang pagtataka ni Pekto sa kadahilan ng wala pa naman siyang ginagawang hakbang para patayin ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtingin sa binata, agad naman siyang nilapitan ni Padre Dama upang kausapin ng mahinahon. Kampante na ito noong hindi na sila lalapitan ng mga aswang, gawa ng masyado na itong nabulabog at tinakot ni Pekto. Iho, kumalma ka lang. Wala na tayo ritong kalaban. Mahusay, Pekto. Nakuha mo na din sa wakas ang agimat ng aking lolo. Naway alagaan mo yan at gamitin lamang sa kabutihan. Wika ni Padre Dama habang umaakbay sa kanyang balikat. Padre, ito na po ba ang ating hinahanap? Sigurado na po ba kayo dyan? Nag-aalalang tanong ni Pekto sa pare. Pagsilay niyang sumang-ayon ang pare sa kanyang katanungan, panay naman ang pagsisigaw nito sa bakuran ng simbahan na parabang nasisiraan ng bait. Hinayaan lang naman ito ni Padre Dama sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili kung bakit nagbubunyi si Pekto. Marami kasi ito noong itinayang sakripisyo at dugo sa pagsasanay para lamang makuha ang agimat na yon. Matapos ang mga pangyayari, napagpasyahan nilang isarado na ang simbahan at bumalik na sa kumbento. Sa pagsapit ng umaga, maaga pa namang nabulabog noon sila Pekto nang marinig nila ang pagsisigawan ng mga sakristan sa bakuran ng simbahan.
Nasipat kasi ng mga ito ang bangkay ng binata na nakaligta ang mailibing ni Pekto sa talahiban. Habang wala pa noong nakakakita sa bangkay, inabisuhan ni Padre Dama ang kanyang mga sakristan na huwag maingay at manatiling kalmado lamang. Seryoso niya din noong inilahad sa mga ito ang totoong mga nangyari para naman kahit papaano'y magagawa niyang maliwanagan ang mga kaisipan itong labis na naguguluhan. Sa pagkalma ng sakristan sa kanilang kinaroroonan, inutusan naman ni Pekto ang isa sa mga ito na siya ay samahan sa talahiban. Pagdating nila noon sa lugar na pinaglibingan niya ng bata, dali-dali naman siyang naghukay para mailibing ang bangkay. Habang abala noon sa paghuhukay si Pekto, napapansin naman niyang hindi mapakali ang kasama niyang sakristan. Animo'y labis yung nababahala sa mga taong makakita sa kanila, gawa ng maaari sila nitong pagbintangan na merong ginawang karumal-dumal na krimen. Kumalma ka lang kapatid, walang makakakita dito sa atin at walang mangyayari sa iyo. Wala kang dapat pagsisihan o katakutan sapagkat ang nilalang na ating ibinabaon sa lupa ay isang demonyo. Wala itong karapatang mabuhay sa mundo dahil pumapatay lamang ito ng mga katulad nating tao. Paliwanag ni Pekto habang siya ay patuloy sa kanyang paghuhukay. Paano niyo naman ho masasabing demonyo yan? Eh taong paningin ko dyan. Kahit balibalik ta rin ko man ang aking mga nasisilayan, hindi ko mababago ang aking isipan at konsensya. Natatakot na sagot naman sa kanya ng sakristan. Matapos itong marinig ni Pekto, bahagya naman niyang iniwan ang kanyang trabaho at marahang nilapitan ang bangkay ng binata. Paglapat niya ng kamay sa sakong kinaroroonan nito, inutusan niya ang sakristan na tingnan kung tao pa ba ang nilalang na kanyang masisilayan. Dala ng kuryosidad ng sakristang yon, buong tapang niyang tiningnan ang laman ng sako upang makumpirma kung tao pa ba ang nilalaman nito. Pagsilay niya sa loob, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang napakalaking pusa na wala ng buhay. Nangingitim ang katawan nito, maging ang mga dugong patuloy na dumadaloy sa buo nitong katawan. O ano, tao ba ang nakita mo? Demonyo yan, iho. Nagbabalat kayo lang bilang hayop at tao. Huwag kang mag-alala, hindi labag sa batas ng Diyos ang ating ginagawa. Mahinahong wika ni Pekto sa sakristan. Sige ho, Manong Pekto. Naniniwala na po ako. Maghihintay na lang po ako sa inyo dito hanggang sa kayo'y matapos. Matapos nilang mag-usap, dali-dali namang bumaba si Pekto sa hukay na kanyang ginawa. Hindi na niya noon nasisipat ang sakristang nag-aalala at palibot-libot sa lugar na siya namang labis niyang ipinagpasalamat. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang natapos ni Pekto ang kanyang trabaho. Sa puntong yon, agad din naman nilang itinapon ang sako sa hukay at mabilisang tinabunan. Nang mapatag na nila ang lugar, napagpasyahan na nila ng sakristan na maglakad pabalik sa kumbento. Habang nasa kasagsagan sila noon ng daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga naganap noong nagdaang gabi. Upang hindi na noon matakot at mag-alala pa ang sakristan, lahat ng tanong na ibinato sa kanya ay bukal sa loob niyang sinagot. Tanging mga totoong pangyayari lamang ang inilahad niya rito nang sa gayoy magawa nitong makaunawa kahit papaano. Tiwala naman noon si Pekto na nakakaunawa ang sakristan sa mga hindi pangkaraniwang bagay sa kadahilanang nagsisilbi ito ng direkta sa Panginoon. Ayon kay Pekto, na kung ang isang tao ay hindi naniniwala sa mga demonyo, wala rin itong karapatang maniwala sa Diyos. Kumbaga, kapag nananalig ka sa may likha, kailangan mo ring tanggapin na merong mga demonyong kumakalat sa mundo. Dagdag pa ni Pekto, walang tao sa mundong ito ang hindi nakakaalam sa mga ganoong uri ng mga nilalang. Ang iilan sa mga taong nagpapanggap na mga materyal na bagay lamang ang kanilang pinaniniwalaan
ay ang mga makikitid ang utak. Sa pagdating nila sa kumbento, nadatnan nila si Padre Damang nagdadasal ng pasasalamat. Hindi na muna nila ito inistorbo dahil taimtim ang pagdarasal nito. Sa pagsapit ng takipsilim, napagpasyahan ni Pektong mag-ikot-ikot sa simbahan upang bantayan ang mga batang nagnanakaw ng mga kakaibang bagay na nakalibing sa bawat sulok nito. Nang malibot na niya noon ang buong paligid, wala naman siyang nadatnan kung kaya't napagpasyahan niyang bumalik na sa kumbento. Pagdating niya sa entradang pinto, sinalubong naman siya ni Padre Dama na merong daladalang mga libro at iilang mga libreta. Pekto, sumunod ka sa akin at may pupuntahan tayo. Wika ni Padre Dama paglagpas nito sa kanya. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, dali-dali naman niya itong sinundan nang hindi nagre-reklamo. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang maliit na groto, di kalayuan sa simbahan. Doon ay paisa-isang inilalapag ni Padre Dama ang kanyang mga dala, habang patuloy niyang inilalahad kung para saan ang mga gamit na yon. Ayon kay Padre Dama, ang mga libretang ipinakita niya kay Pekto ay naglalaman ng mga angkop na dasal para mapakain ang pitong mata ng Diyos. Hindi kasi yun basta-bastang agimat sa kadahilan ng madali yung namamatay kapag hindi nakakakuha ng angkop na dasal. Masyadong mapanganib para kay Pekto kapag namatay ito, gawa ng paniguradong siya ay malalapatan ng pambihirang sakit sa katawan. Dagdag pa ni Padre Dama, yon ang rason ng kanyang yumaong lolo kung bakit siya lamang ang natatanging nakahawak ng agimat. Karamihan kasi sa mga antingerong nagtangkang pangalagaan ito ay bigla na lamang namamatay o di naman kaya'y nagkakasakit. Paulit-ulit ang ganoong sitwasyon hanggang sa dumating ang puntong umabot na sa 100 antingero ang napas lang ng agimat. Dahil sa mga nangyari, pilit na yung itinago sa mundo hanggang sa matuklasan ito ng ama ni Padre Dama. Magmula noong napasakamay ito ng kanyang lolo, pilit na siya noong nilayuan ng mga tao sa kadahilan ng inaasahan na ng mga ito na siya ay babawian ng buhay sa loob ng napakabilis na panahon. Subalit ilang dekada na noon ang lumipas, patuloy pa rin nabuhay ang lolo ni Padre Dama hanggang sa maabot na nito ang edad na 105. Nang marinig ni Pekto ang sinabi ni Padre Dama, hindi naman niya maiwasang mag-alala, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na siya ang panibagong nagtatanga ng agimat ng pitong mata ng Diyos. Wala na din siya noong maaasahang mutya ng kalaykay, gawa ng nasunog na ito sa kanyang buong katawan. Habang ibinibigay sa kanya ng pari ang mga kinakailangan niyang libro, maigi naman niyang tinatandaan ang lahat ng sinasabi nito upang hindi siya mapahamak. Tandaan mo, Pekto, isang linggo lang ang aabutin mo kapag nakaligtaan mo ang kahit isa sa mga paalala ko. Paniwalaan mo ko, Pekto, dahil ipinasa ito ng aking lolo sa ama ko. Walang makakapagsalba sa iyo ngayon dito, kundi ang mga pangaral ko. Wika ni Padre Dama habang iniaabot ang mga libreta. Ayon sa pare, upang hindi siya tamaan ang sumpa ng agimat, kinakailangan niyang manalangin ng 8 beses sa loob ng 1 araw. Paulit-ulit niya itong gagawin, hanggang sa lumipas ang 1 taon na tinatangan niya ang agimat. Kapag nagawa niya ang bagay na iyon, magiging 2 na lamang ang pag-aalay niya ng dasal dito sa bawat araw, gawa ng kumapit na iyon ang husto sa kanyang katawan. Dagdag pa ni Padre Dama, bagaman malakas ang tinatangan niyang agimat, kinakailangan niya pa rin mag-ingat dahil may mga demonyo sa paligid na may kakayahang salagi ng nag-aalab nitong presensya. Okay, alam niyo ba ako ano naaalala ko dito sa Pitong Mata ng Diyos? Yung dasal ni Metatron. Para sa mga hindi nakakaalam, si Metatron ay isa sa mga ginagamit na pamparusa
ng mga batikang antingero, pero bago mo matutunan yung dasal nito, sobrang dami mong pagdaraanan. Minsan, umabot pa sa punto na nakakalusaw siya ng buto. Ganong kalakas yung dasal ni Metatron. Kaya pag sinimulan yung pag-aralan yung dasal na yun, o kung meron kayong mga maling words na mababanggit, no, talagang sobrang-sobrang delikado. Kaya pag-isipan yung maigay kung aaralin nyo yung aral ni Metatron. Bukod pa dyan, sobrang dami pang dasal na sobrang delikado. Hindi ko lang alam yung iba kasi hindi naman ganong kalawak yung kaalaman ko pagdating sa mga sobrang lalim na karunungan na. Yun lang yung nakikita ko dito sa Pitong Mata ng Diyos. Yung tipong malakas ka nga, maraming takot sa'yo, pero ang mismong kalaban mo ay yung sarili mong paniniwala. Kaya tingnan natin kung ano mangyayari sa episode 20. Bukas yun. Yun lang. Salamat.